Ayan, yes. Kasama natin ngayon ang pambato ng Visayas naman, galing Cebu, si Ate Angie Karen Natividad. Hello, Ate Angie. Hi. Kamusta ka naman? Mabuting mabuti. Medyo kinakabahan pero na-excite. Ba't ka kinakabahan? E balita ko, international artist ka daw. Nako, hindi naman kasi biro yung kalaban mo, mga kapwang Pilipina. Alam naman natin kung gano'ng katalented ang Pilipino. Oo, pero kwentuhan mo naman kami, saang bansa ka nag-stay for the longest time at nagtrabaho? South Korea for 5 years. Oh. Wow. Nako, matakot tayo kung sa North ka pinapunta. Yun lang. Masaklap yun. Oo. Pero what do you think is your advantage, Ate? Kasi, di ba, ano, hindi yan basta-basta yung pagiging international ano na singer. Yun daw yung advantage, yung magmaganong ka. Hindi. Makapal na yung mukha, siguro ganun. Pero, andun pa din yung... Makapal, grabe naman yung term. Kapal ang kapal talaga. Hindi, yung ano, yung parang hindi ka na nahihiya. Andun na eh, alam mo na yung ginagawa mo. Yeah. Yung ano na lang, yung feelings and focus ka na lang talaga sa ginagawa mo. Tama, tama. Pero, let's expound. Ano ba yung naging work mo exactly sa Korea? Singer talaga. Singer. Yes. Singer. Ano kinakanta mo? Filipino songs, Korean songs, English? Yeah. Opo. Ano, mix siya. Mix? Lahat, mix. Kahit Spanish or... Wow! Grabe! Ilang languages ang kaya mo kantahin? 5. Wow! Grabe! So how long does it take for you to like study a song, Ate? Ano, talagang inaaral ko lang talaga. Madali lang. Pag gusto ko siyang aralin, maaaral ko siya agad-agad. Madaming ganun eh. Madaming ganun. Pero habang nasa Korea ka, anong tawag nila sa'yo? Angie lang din? Hindi. Smart Angie yung smart, stage mate. Ba't hindi Globe Angie? Walang Globe doon eh. Ah, wala pa. Sorry. Pero bakit nga ano, bakit Smart Angie? Bakit kailangan may parang adjective? Hindi. Kasi... Masyado akong ano eh, masyado akong mabusisi sa mga music. Gusto ko matutunan lahat-lahat. Tapos, I always have something to say. Every time na may nagsasabi sa akin ganito, ganyan, lagi ako, parang sinasabi lang, quick head nga daw ako. So, they call me Smart Angie. Okay. And ilang years ka sa Korea? 5 years po. 5 years. Pero di ba may mga anak ka? Kamusta naman yung pagiging malayo mo sa kanila? Yun, mahirap yun. Sobrang hirap nun. Medyo, naiintindihan naman nung panganay ko nung una, tapos kinalaunan na yung ginusto ko nang umuwi. Ilang taon naman po yung mga anak? Yan, 11. Iniwan ko sila, iniwan ko yung dalawa. Age of 4, yung panganay. Mm. Tapos 2, yung pangalawa. Tapos pagbalik ko, ano na siya? 9 and 7. Ang lalaki na. Grabe, ang lalaki na. Pero at least ngayon, for good ka na dito. Yes po. Okay, malay mo, ito na yung maging opportunity to become, you know, para maging regular citizen ka na ulit dito, forever ka na dito. Yun, diba? Malay mo, this can... TNT pa rin, nasa TNT. Yes, this can open doors. So, mula sa pagiging international singer, ano ang pinaglalaban mo at sumali ka dito sa tawag ng tanghalan? Yun, yung unang-una, pangarap ko to, pangarap ng magulang ko, ng mama ko. Tapos, yung para sa mga anak ko, syempre, sa mga sumusuporta sa akin. So, dito ka ba naka-base, Ate, or sa Cebu ka naka-base? Sa Cebu. Cebu ako ngayon. Yan. So, good luck sa'yo, Ate Angie. I wish you all the best. Hi, kapamilya. Thanks for watching. For its Showtime Online Universe videos, just click the I button and don't forget to subscribe. Here we go!